Parang kinabukasan dito sila nagtabas, oh. Kinabukasan, doon sila nagtabas. Kasi kinabukasan nung nag-gun eh. Tumunta ko dito. Kung natin ko dito, wala na vlog trabaho, eh, tapos na. Sobrang lakas ng ulan kagabi mga kakabukit, no? At talagang maganda rin yun at dahil nagabuno kami kahapon at nung kahapon pa kami nag-umpisa magabuno mga kakabukit, eh sobrang lakas ng ulan mga kakabukit, no? Mukhang maganda rin dahil nagabuno tayo, tunaw na tunaw yung abono natin. Yung inabono natin ay ammonium sulfate at saka complete, no? Eh ang hindi lang medyo maganda doon mga kabugid eh kasi hindi nakaplat yung ating mga sa papaya, no. Maganda sa saging pero sa papaya ay hindi masyadong maganda yun mga kabugid dahil hindi nga nakaplat yung ating papaya eh baka parang maraming nalusaw dahil nababada ng tubig mga kabugid, no. Kahit na medyo mataas yung lugar, eh hindi naman sila nakaplat. Siyempre, magkakaroon pa rin ng stock na tubig doon at medyo matagal-tagal din bumaba. So, sisilipin natin mga kabukid, no. So, titingnan natin kung meron tayong mga namatay na papaya. So, tara. So, ito mga kabukid, oh. Patay. Pinesting ko lang kasi itong ganito kalaki eh. Natunaw dito. So, tutunaw dito banda. Ayan o. Malalim ang pagkakatanim nila. Natunaw sa punong ito. At ayun, namatay mga kabugid. At saka kinain yung talbos ng insekto mga kabugid, no. Kinain ng cricket. Tingnan pa natin iba. Pag wala tayong stock na pag wala tayong plat mga kabukid, ganito naging itsura mga kabukid, no? Pag wala tayong plat, ito naging itsura nila. Natutunaw tapos kinain pa ng insekto yung talbos, ubos. Ayan, balik. Kaya kailangan talaga mas maganda talaga may plat. Pero yung iba naman mga kabukid eh buhay, no. Maganda naman yung itsura ng karamihan. So marami-rami tayong huhulipan mga kabukid. Marami tayong huhulipan. Buti na lang eh tuloy pa rin yung ating pagtatanim, yung ating pag-seedling. Pero alanganin na rin magtanim ng papaya kapag saktong tag-ulan mga kabukid. Kaya palalaki-laki natin yung mga papaya natin ng mas malalaki pa bago natin tatanim, kapag bago ko itatanim, no. So ganoon lang mga kabukid, no. So tuloy-tuloy lang po yung ating pagtatanim at hindi ako makapag kapag trabaho ngayon ng maayos kabukid dahil medyo hinihika ako at saka siguro sa isang linggo mga kabukid eh magtatrabaho na ako. Papahinga lang ako ngayon mga kabukid dahil siguro inabot ako ng init at ulan tapos pagod, pawis, eh hinika tayo. Karantay ng asma. So sa ngayon mga kabukid yun nga, patuloy pa rin yung ating pagtatrabaho, no? Hintay-hintay lang tayo ng isang linggo tapos
gagawin natin eh magtatanim tayo ng konting mangustin at saka abukado. So yun yung binaplano ko ngayon, mga bugid, no? Tatanim ako ng abukado at saka mangustin at saka langka. So, hindi naman, hindi ko nang pupunuin eh, kunti-kunti lang. Yung mga area kasi dito matubig, so lalagyan natin dun yung mga malaking puno, yung mga gandang puno tulad ng langka at saka rambutan. Pwede rin natin itanim yung saba. Kasi napansin ko dito sa lupa na ito, mga abugid, may mga pababang lupa. Kaya doon natin itatanim natin yung mga halaman na pwede nating itanim sa mga medyo naistaka ng tubig. O yung tubig ay stagnant doon. No? So yun lang, mga abugid. No? Maraming salamat sa inyong mga panonood. Sa inyong suporta dito sa channel at mga abugid. At hanggang sa muli, mga abugid. So kita-kits po ulit tayo sa susunod natin vlog. Paalam.